Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for Earth Sign Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates, hindi po kasi ito magre-resonate sa lahat. So kunin nyo lang po yung messages na magre-resonate para sa inyo. Kung cross-watcher ka, pwede maging ikaw ito at hindi si Earth Sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pahit na lang po ng subscribe button, notification bell. Para sa ibang channels natin, nandyan na lang po sa description box. Also for personal reading, nandyan na lang din po. Again, this is for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Kunin muna natin yung main energy mo. You do have here the Two of Cups and the Tower for your person. We do have here the Empress and the World. We do have your Ten of Swords. We have here for the Two of Cups and the Tower, please. We do have here Palm Tree. What's with the World and the Empress? The Mask. Mutual Energy, please. We do have here the Golden Mirror. Bottom of the deck is I Like You. The Butterfly is here. I feel like yung iba sa inyo, no? Pwedeng there's partnership, friendship, or even relationship na nangyayari dito na maaaring possible na nag-end. Alin man dun sa mga nabanggit ko, na actually it opened doors, okay? Or nagbukas ang kaisipan or malaking pang-uunawa dito sa nangyari na ito. Kasi some kind of ending ang pwedeng nakapagpatibay doon sa connection na yon, okay? Especially with the Palm Tree. Like, nandito na yung growth. Okay, kung hindi mangyayari o hindi nangyari itong ending na ito, hindi mangyayari si growth eh. Hindi magkakaroon ng kaliwanagan with the butterfly. At hindi magkakaroon ng new phase itong connection na ito. Okay, so nakikita natin kung ano man itong ending na ito, naging mas maganda or mas napaganda pa yung sitwasyon dahil naging mas stable, okay, with the Palm Tree. Mas nagbigay siya ng mas matibay na connection. Okay, on the other hand, we do have here the Empress. This person na nakikita natin dito, I feel like hindi siya nagiging open sa'yo, especially with the Mask and the Golden Mirror, no? Merong mga itinatagong itong person nito sa kanyang sarili at saka sa'yo. Okay, with the World, I feel like there's distance between you and this person. May pagkakalayo. And, yeah, there's a lot of distance here. The Ten of Swords is here. Gemini, Libra, Aquarius energy. And, medyo parang ang baba ng energy nitong person nito, pwedeng sa sarili niya, may mga nakikita siyang problema or kalungkutan. Okay, na this person really do likes you. We do have here like, I like you. And we do have here love and passion at the bottom of the deck. So talagang na nagmamahal itong person na ito sa'yo kahit may pagkakalayo sa inyo. Okay, so yung iba, pwedeng hindi naman malayo, no?
pero medyo may problema sa distance, ay sa communication. So kung hindi distansya yung nagiging problema, communication. Yun nagdudulot dito sa person nito kung bakit marami rin siyang iniisip regarding sa iyo pero hindi niya maintindihan kung may katotohanan ba itong mga iniisip niya. Okay, meron siyang mga haka-haka ngayon na, I don't know, pero hindi kasi siya nagiging open eh. Hindi niya itinatanong man lang kung ito mong mga naiisip niya may katotohanan or wala. So, wala tayong nakikita dyan. We do have here the wheel. The Queen of Pentacles. The Strength card and the Eight of Cups. Bottom of the deck is the Page of Cups. What's with the Eight of Cups and the Strength card, please? Okay, so we do have here the Sword and Rose. What's with the Wheel and Queen of Pentacles? Healing Heart. Okay, Mutual Energy, please. So we do have your Hand of Cards. Bottom of the deck is the Ascending. So, yeah, Twin Flames is here. Could be dealing with the Twin Flame. There's a Yin and Yang energy. So, nakikita natin, ang dami mong natututunan. Actually, pareho kayo eh. Pagdating sa mga nangyayari ngayon sa buhay nyo. So, maraming lessons tayong nakikita dyan. With the Strength card and the Eight of Cups, yung person na ito, I feel like hindi siya natutuwa sa mga sinasabi sa kanya ng ibang tao. And ito yung nakakapagpababa, lalo sa kanyang self-esteem, sa kanyang sarili. And with the Sword and Rose, I feel like some kind of clarity and truth ang gusto niyang malaman sa'yo without asking. Parang gusto niyang malaman kung kamusta ka na ba, kung ano na ba nangyari sa'yo or whatsoever, no? Kasi nakikita natin, pwedeng hindi maganda yung communication pero gusto niyang malaman, nandun yung eagerness niyang malaman na hindi nang gagaling sa kanya na question ka na. Kanya. Mas gusto niya yung kusang loob ka nagsabi. Kaya lang, I don't think that is possible kasi pinapakita mo ngayon dito yung other side of you with the Wheel. Maaring hindi ka ganito noon and then nabaliktad kasi parang nagkaroon ng pagbabago sa'yo, malaking pagbabago na maaaring hindi ka ganito, I mean, last year or 2 years ago. Ayan, especially last year, hindi ka ganito. Iba yung pakitungo sa person na ito. Kaya lang naiba ito. With the Queen of Pentacles, nandito ka ngayon sa side na ayaw ng person na ito. Hindi niya gusto. Kaya hindi siya nakikipag-coordinate or communicate sa'yo. Maybe, bakit natin sinabing ayaw? We do have your Hand of Cards. Kasi hindi niya alam kung ano yung i-expect niya sa'yo eh. Maaring noon, nakikita niya yung ugali mo, kung anong dapat i-expect sa'yo, kung anong mga meron sa'yo, ano yung magiging, alam mo yon, yung kahit, maaaring noon, mas napoprovoke yung person mo, or mas alam niya kung ano yung magiging reaction mo sa mga bagay-bagay, or maybe the closeness is there with the Hand of Cards, pero ngayon, parang hindi na niya alam kung ano man yung, ano yung nangyayari sa'yo or whatsoever. Wala siyang ka-idea. So, we do have your Healing Heart. For whatever ending itong pinagdaanan mo, nakita natin yung pagiging matapang mo dito. You want freedom from toxicity. So, itong mga toxic na ito, yung iba sa inyo, yung ending na nangyayari has something to do with toxic people, toxic friends, or whatsoever, na pwedeng, ay, hindi naman kayo makakatulong sa akin. Bahala kayo. Iwan ko na kayo or ialis ko na kayo sa buhay ko. This is your energy na parang you're healing yourself from the pain na pinagdaanan mo. Pero kaakibat nito, yung pagtanggal sa mga taong hindi nakakatulong sa'yo or hindi nakakatulong sa inyo if there's a connection or relationship para sa iba. So, may pag-aalis.
So, at saka nabawasan yung tiwala mo with the Page of Cups. That is the energy here. We do have here the King of Wands. You are really longing for this Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Gustong-gusto mo magkaroon ng new beginning na pwedeng may kinalaman sa money, may kinalaman sa business, may kinalaman sa career. Pero parang nahirapan ka pa sa ngayon. But you are actually surrounded by people na pwede kang suportahan. But, I don't know, maybe, kasi may cool, may ano ka eh, may energy ka na, at hanggat kaya ko, ano, ipupush ko ng ako lang mag-isa, hindi ako hingi ng tulong sa iba. Ganun. So, what will happen in the near future for you and this person? We do have here the Seven of Pentacles. The Chariot and the Page of Swords is here. Take only what resonates, guys. The Four of Wands, the Hierophant. One more card, the Two of Pentacles. Bottom of the deck is the Page of Pentacles. What's with the Seven of Pentacles, the Chariot, and the Page of Swords? We do have your girl talk and addiction. What's with the Two of Pentacles, the Hierophant, and the Four of Wands? Healthy choices. Clarify the healthy choices, please. Coffee cup. Mutual energy, please. We do have your separation. Clarify the separation. We do have your the snake, the self-indulgence, and then bottom of the deck is the axe. Ayan. Pwedeng may marriage na involves a connection with the wedding rings, pero okay lang kahit wala. In the near future, nakikita natin na parang hindi ka satisfied sa mga kung anong man nakukuha mo. Hindi ka satisfied sa paglayo. Maybe you want malayong malayo. Maybe nandito yung gusto mong umiwas sa person mo but you cannot get this person out of your mind. Parang yung obsession or yung iba hindi naman obsession pero yung pag-iisip dito sa person ito. Hindi pa rin completely natatapos eh. Okay, you want to talk to this person or nandun pa rin yung gusto mo malaman kung anong sasabihin niya na the problem is your person is not talking. So, andun, diba? Parang hindi ka satisfied sa mga sagot niya, hindi ka satisfied yung iba sa mismong usap kasi yung iba walang nangyayaring usap. So, nandito yung paghahangad mo na malaman at malaman ang meron dito sa person na ito. So, I'm feeling like yung iba sa inyo, you're still waiting pero your energy is running away or lumalayo. Okay, maaring yung hindi ako para mag-initiate ng usap sa aming dalawa. That is your energy. Pero, nandun yung gusto mong makipag-usap sa kanya or gusto mong malaman kung anong totoo sa kanya whatsoever. Okay? And on the other hand, we do have here the Four of Wands. Medyo impossible mangyari yon. Kasi yung person is nagkakaroon ng pag-i-struggle pagdating sa kanyang finances. The Two of Pentacles is here. Medyo up and down yung kanyang finances. Actually, hindi nga up and down eh. Mas more on sa down. Lalo na with the Hierophant. This person is going through his or her karma. Ayan, pwedeng nandito siya sa estado ng buhay niya kung kailan. Kailangan niya matutunan itong lesson na ito. So, ang dami niyang na-experience na problema and problems and karma. Okay? So, nakikita natin your person is tinatry niya yung best niya na alagaan yung sarili niya, mas ayusin ang sarili niya, maging mas masaya. But, with the coffee cup, parang gusto niya rin makipag-usap kung hindi man sayo sa mga tao sa paligid mo. In the near future. So, hindi pa rin nangyayari itong magandang pag-uusap sa inyong dalawa. For some of you, if you think this is your twin flame, this is a false twin flame, no?
Kasi wala tayong nakukuha natin dito is toxic energy. So kung ito ay twin flame, pakiramdam mo twin flame tong person. This is not a twin flame connection. This is a false twin flame. Akala mo lang twin flame but it's not. We do have here the snake. So nakikita natin dito yung possible another person na involved sa connection could be a competition. Okay, pero I feel like yan, we do have separation. So, nakakuha pa rin tayo ng pagkakalayo sa inyong dalawa nitong person na ito. And with the self-indulgence, it's okay na may pagkaka-separate or paglalayo na nangyari sa inyo. Kasi, you should actually value yourself. Ayan, mas dapat mag-focus ka sa sarili mo. Ito yung time mo para mag-heal ka. Ito yung time mo para mag-work. I-work out mo yung sarili mo. Mag-work ka kung kinakailangan mo mag-work. Career. Ayan, may kinalaman sa career. Focus on your career. Habang wala itong person na ito or kung may ending na nangyari sa inyo. For some of you, this is the person na hindi nagsabi sa'yo na totoo. Pwedeng nagpasinungaling sa'yo and so on and so forth. Na pwede may kinalaman sa third party situation. And yun yung naging cause ng ending dito. Okay. So, yeah. The axis here, so, ayan, nakakita pa rin tayo ng separation in the near future, and, yeah, breakup, and also silent treatment is here. Page of Pentacles, this person is not going to grow, no? Alam mo kasi, ang twin flame connection, dapat yan pareho kayo nag-grow ng, wala, both, magkasama at saka both na magkalayo. Lalo na pag magkalayo, kailangan ng growth yan. Kaya lang itong person na ito, hindi ko siya nakikita nag-grow. Kahit anong push niya with the two of wands, hindi ko siya nakikita mag-grow. Kasi sa sarili niya mismo, kailangan siyang may mga ayusin, mga harapin, pero hindi niya ginagawa yun. And also, we will ask advice to our spirit guides. What is the advice for you? Earth sign, please. We do have your I like you. What's with I like you? Love. Okay. And we do have your the chaser. Okay. And then we do have your the not enough. Okay, twin flame. For some of you, if you think that this is your twin flame, and then, etong sa part sa taas, or yung unang, ano natin, na kung doon ka nakarelate, most especially kung doon ka nakarelate, that is real twin flame, no? Pero doon sa may future kasi, medyo nakakuha tayo ng toxicity, that is not a real twin flame. That's a false twin flame. So, kung doon, medyo hindi ka nakaka-relate sa part na yan. This is, you're dealing with the false twin flame. You're dealing with the real twin flame doon sa upper part of the reading. Pero yung, ano, sana nagigets mo as much as possible kasi dinidetalye ko, ano. So, anyway, the I like you, love, and the chaser. Okay, so sa nakikita natin ang advice sa'yo is I don't know kung bakit yung iba sa inyo parang natatakot kang mawalan o maabandona. So stop doing that. I mean, you have to focus dito sa I like you, which is mga new opportunities sa buhay mo. A new, could be new people. Sabi ko nga sa inyo, could be new job, new work, ganyan, pwedeng may kinalaman sa career. Focus on that. And we do have your love. There's unconditional love here, self-love, oneness, passion, affection, and attraction. Be more attractive. Mangyayari yung attraction na yan, yung pagiging attractive mo na yan, kung mamahalin mo yung sarili mo. So love yourself. And we do have your the chaser. Let's clarify this. What's with the chaser?
to the chaser, please. Oh, we do have your date. Yes, as I told you, date. This is a new people. New opportunities. New people, new opportunities, new friends. Ayan. And something new. Okay? And maybe you don't need to maghabol in the past. Because you're being the chaser here, so huwag ka maghabol in the past. But rather, ang kunin mo is itong new. Okay? For you. Okay, so yeah. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot. Madam BTV Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs. Para sa ibang readings. Yeah, and also yung pinakabago natin, Libra Philippines. If you're dealing with the Libra, please do check it out. Search nyo na lang po sa YouTube. Libra Philippines. So thank you for watching. I love you all, guys. And bye-bye.